Doktora, bakit kailangan gamutin ang gestational diabetes? Bakit kailangan pumunta sa doktor kung meron ka niyan? Ang dahilan ho niyan ay para maiwasan ho ang mga komplikasyon na dulot ng gestational diabetes. Kasi ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maring makasama po doon sa nanay at doon ho sa bata. Halimbawa ho, katulad ho sa bata, ano ba yung mga pwedeng komplikasyon ng mataas na asukal sa dugo? Yung bata ho, maaaring sobrang lumaki po, malalaki po ng more than 9 pounds. O kaya ho, magkaroon ho ng tinatawag na preterm birth or preterm labor. Lumalabas po yung bata na wala po sa oras or kulang ho sa araw. O kaya ho, yung bata maaaring maipanganak siya na nahihirapang huminga. O yung tinatawag ho natin na respiratory distress syndrome. O kaya ho, yung baby pwedeng babagsak ang asukal niya sa dugo pagkapanganak po. Ito po kasi nagsasanhi yan ng seizure or pangingisay or seizure sa baby. O kaya ho, maaaring mamatay ho yung baby before, bago pa man siya maipanganak, or shortly after niyang maipanganak. Sa mother naman ho, kapag ang pasyente, kapag ang nanay ho ay merong gestational diabetes, maaaring mataas po yung risk niya na magkaroon ho nung tinatawag na mataas na blood pressure or pre-eclampsia. At mas mataas din yung chance niya na yung pinagbubuntis niya ay ma-deliver niya ng cesarean section kasi nga lumalaki yung baby. At kapag ang nanay ay nagkaroon ho ng gestational diabetes, ay 30 to 40% po ang chance niya na eventually ho, pagkapanganak niya, magkakaroon ho siya ng diabetes. So, yan po yung mga problema ho sa gestational diabetes. Kaya yung mga buntis ho dyan na nakikinig, kailangan hong alam ninyo ang mga sintomas ho ng gestational diabetes. At maigi ho na kayo po ay magpakonsulta sa inyong OB-GYN para ma-detect ho. Lalo na kung may family history ng diabetes po, mataas talaga yung chance na nagkakaroon ho yung mga nanay ng gestational diabetes. So, very important ho yan para ma-prevent po ang complications. Dapat yung mga nakikinig na buntis ngayon, sa simula pa lang na nalaman nilang buntis, dapat agad-agad na magpa-check up na. Di po ba? Tama, Doc? Diba? Tama po, ma'am. Lalo na nga ho kung may history sila ng diabetes. Kasi minsan yung mga pasyente, hindi nila alam na diabetic na pala sila. Hindi nila alam na sila ay diabetic, hindi sila nagpapatingin dahil wala nga silang sintomas. So, maganda ho talagang magpatingin na pag nalaman na buntis, maganda kung magpatingin po agad.